Noong 2011, last week of February, umuwi ako ng bahay. Pating ko sa bahay, parang pagubad ko ng sapatos ko, parang may tinik yung paa ko. Sabi ko sa misis ko pag umaga, tingnan mo nga kung may tinik. Sabi niya sa akin, sabi niya, wala naman pero parang may puti na kasing laki ng munggo. After 4 days, nag-pip yung taas ng paa ko. Naglabas doon ng nana. Doon na nag-umpisa na unti-unti na nabubulok yung aking talampakan. 3 months, nabubulok na yung talampakan ko at nagmaga na yung paa ko hanggang sa aking hita. Tapos may fluid na tumatagas na mabaho yung amoy. At doon nag-umpisa na kinain ng uod yung paa ko, nagkaroon ng uod. Kinain ng langgam yung mga bulok na ng paa ko. Ngayon, mga 6 na buwan ako naghiga, God Diyos ko, kung kunin mo na ako, sabi ko, nakahandaan ako, huwag mo naman akong pirapan. Dahil yung mga malalakas na pinreliever na tick ko, almost 30 minutes lang, yan na naman, 24 hours na nagkikirot yung paa ko. Ngayon, pag umaga, sabi ko, tanggalin mo lahat ng iniinom ko na mga gamot at nakahandaan ako. Mga first week ng July, pumunta sa akin yung aking member na si na distributor ng Inglobal, which is Manoxol, nagpapirma ng papeles. Dahil pati mata ko nung ikling panahon, nag-blackout na rin. Hindi na ako kita. Ngayon sabi niya sa akin, Pres, bakit hindi ka mag-try ng produkto na Inglobal? Sabi niya yung C24/7. Sabi ko sa kanya, ano ba yan? Sabi niya, food supplement. Pag umaga, sabi ng misis ko, nialis muna ako. Pagbalik niya, may dala siyang isang karton na 24/7. So sabi ko, ano ba klase mag-inom nito? Sabi niya, isang kapsula, araw-araw sa loob ng parang 3 araw at ayon, kung hindi ako magkamali. Sabi niya, 2 sa loob, sabi niya, ng 4 na araw. 4, sabi niya, sa loob ng 4 na araw at magbalik ka sa isa-isa. Nung maubos na yung isang box ko, nakapangutang ata si Mrs. ng isang box pa ulit. Tapos si Mrs. Maxwell naman bumalik sa bahay at sinabi niya ko, Chris, litratuhan kita. Eko, bakit? Sabi niya, ilalapit kita sa niya kay Ma'am Sheila sa Nuwan. Baka matulungan ka. So hindi ko in-speak na tulungan ako dahil di ko naman kilala. Ikalawa, hindi naman ko membro ng M-Global. Mga 4 days, dumating yung supply na binigay sa akin, 3 24/7 na box, 3 kulidos, 3 rin na Restolite. So ininom ko yun every 4 hours, 1. Ganun ang routine sa loob ng mga 2 months. After 2 months, sabi ng misis ko sa akin na parang natutuyo, sabi niya, yung sugat mo sa palibot. Hindi rin lang ako nag-umik dahil hindi ko naman makita. Tapos yung aking paningin, mga 1 dipa, medyo nakikita ko na yung tao. Ngayon, sa loob ng 2 buwan, sabi niya sa akin, gumagaling, sabi niya, nagkaroon ng laman na, sabi niya, yung paa at nakakita na ko. Ngayon, ang sabi ko naman sa kanya, dahilan sa ipit din kami at mabuti naman si Ma'am Sheila sige suporta sa akin ng C24/7 na yan bagong product ng Global hanggang sa naghilom yung mga sugat ko, natanggal yung mga maga, nawala yung masamang amoy at nakakabangon ako, nakakaupo na ako kasi yung sabi ko, yung unang tayo ko na nakalakad na ko. Una kong pumunta doon sa opisina ni Ma'am Sheila Sanuan para mag-testimony ng, para maipakita sa kanya na ito ang product ng tulong mo sa akin. Ako'y gumaling na. Masalamat ako sa produkto na M-Global dahil number 1 factor yun na ako'y nagaling. Ikalawa, doon sa kay Mrs. Manoxol sa nag-introduce sa akin ng product na yan. At higit sa lahat, pinapasalamatan ko si Mrs. Sheila Sanuan
Ma'am Sheila, ulit-ulitin ko ito, utang ko sa iyo ang aking buhay. Salamat, oh. Ako si Mr. Berilio Ligarde, 60 years old. Ito ang kwento ng aking buhay. Ako po si Joylina Inciso, anak ko po si Ivan. 1 year old and a half siya. Normal siya. Tapos nahulog siya sa bronko mo niya, yung ubo niya. Dinala na namin siya dito sa puerto. Kumbaga parang nawala na siya ng malay. Tapos dinala namin siya sa provincial. Tapos pagdala namin doon, mayroon daw siyang tubig sa baga. Tapos nagkaroon siya ng acute na infection sa dugo. Tapos nagaling din kasi kumbaga private doctor din kami. Tapos yung 1 month kami doon sa provincial. Tapos paglabas niya, nagtataka lang ako bakit yung anak ko, bakit hindi na siya makabangon, hindi na siya makapagsalita na mama. Bakit ganun? Bakit hindi siya makapagsalita na? Ang ginawa ko, naghanap ako ng therapy hanggang nakilala ko si Dr. Socrates. Nag-board kami sa Baltan para maano siya ng therapy niya. Nung na-therapy na siya, amat-amat, natigilan na rin yun kasi lumipat na kami sa siksikan, medyo malayo na, minsan may pumasay, minsan wala. Talagang nagpursige ako na matuto sa therapy nila. Natuto na ako na nagtsatsaga na mag-therapy sa kanya. Tapos dinala namin din siya sa abularyo, dinala rin namin siya sa para lang na mahinot siya. 3 years old siya, pinaaral ko na siya para matuto siya at mahalubilo sa mga bata. Pero hindi pa siya talaga as in katulad ng kailangan talaga buhatin, kailangan niyang alalayan talaga, hindi siya na yung pusa pa dati. Grade 1 hanggang grade 2, bumabalik-balik pa rin kami sa hospital kasi nga yung sakit niya, hindi pa rin talaga mawawala yung bronchopulmonya, anemia, at saka yung nagkakaroon siya ng tubig sa baga, o di kaya acute na infection sa dugo, hindi yan nawawala sa kanya. Grade 3 na siya, mapasukan, mayroon akong na-meet na yun na si Ate Lynn na Soriano. Naawa siguro siya dahil buhat-buhat ko si Ivan. Tapos, inalok niya sa akin yung may choco. Tapos sabi ko sa kanya, pwede ba utang? Sabi ko, hulug-hulugan kita. Tapos nun, umayag siya. Pinatay ko siya ng 3 days. Nagtataka ako. Sabi ko, bakit? Nagkakwentuhan kami na Ate Lynn sa may upuan. Tinawag niya ako, sabi niya. At, mama, magtingin ka. Tapos tinitingin kami, yung pala, maglakad siya. Tumayo siya at maglakad. Tapos pagdating naman sa bahay, hindi na siya mapakali. Gusto niya yung magtayo, maglakad talaga. Eh, siyempre, malita yung bahay namin, walang space. Lagi ko siyang kinakusin naman. Kukunin mo na yung sarili mo. At huwag kang magpadalusan, baka mamaya magpapaano ka. Tapos nung tuloy-tuloy na yung may tuko niya hanggang naubos na, nagpursige na talaga siya na maglakad. Dinala namin siya sa sports complex para maglakad siya hanggang nakalakad na siya ng hakbang. Tapos pagdating naman sa bahay, ganun din, hindi na siya mapahali. Hanggang inalok na naman sa akin ni Ate Lim yung pulitos at saka yung kumplit, pinainom ko yun naman sa kanya. Tinuloy-tuloy ko yun hanggang ngayon. Yun ang nakikita kong malaki improvement na sa kanya. Nakikita ko na may posibilidad na talaga kaysa sa mga kabatis niya na nakahiga lang, hindi kumakain ng kanin, naka-wheelchair na yung iba. Ang gusto ko lang pasasalamatan talaga yung Team Global kung bakit tumating sila sa buhay namin, at lalong-lalo na kay Ate Len, Soriano, at sa staff ng Team Global, kay Ma'am Chi, na tinulungan niya rin kami para makasurvive si Ivan sa case niya na cerebral palsy. Sa tulong niyo po na kung hindi dahil sa Team Global, hindi po bumangon yung anak ko at nagpursiging maglakad. Sa ngayon,
ngayon, diretso-diretso pa rin ang pagtitake ni Ivan ng complete, kulidos, at saka yung may chuko para unti-unting makaka-recover yung katawan niya. Itutuloy-tuloy lang namin yung complete at saka yung ibang products na makakatulong sa kanya. Ako po si Joylyn Inciso, 30 years old. Ako po yung nanay ni Ivan Inciso. Ito po yung kwento ng aming buhay.